Ika-apat na kabanata. Ang tungkulin ng mga Levita mula sa lahi ni Kohat. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Itala ninyo ang angka ni Kohat ayon sa kani-kanilang sambahayan. Ibukod ninyo ang lahat ng makapaglilingkod sa toldang tipanan, yaong mula sa edad na 30 hanggang 50 taon. Sila ang magtatala ng mga bagay na lalong banal. Kung ang mga Israelita ay aalis sa lugar na kanilang pinagkakampuhan, si Aaron at ang kanyang mga anak ang magtatanggal sa mga tabing ng toldang tipanan at ibabalot ito sa kaba ng tipan. Pagkatapos, papatungan ito ng balat ng kambing at babaluti ng telang asul, saka isusuot ang mga pasanan sa mga argolya nito. Ang mesang lalagyan ng handog na tinapay ay lalataga naman ng asul na damit, saka ipapatong sa ibabaw nito ang mga plato, mga insensaryo, mangkok, at mga pitsel. Hindi naaalisin ang tinapay na handog na naroroon. Pagkatapos, tatakpan ang lahat ng ito ng damit na pula at ng balat ng kambing, saka isusuot sa mga argolya ang mga pasanan. Ang ilawan, pati ang mga ilaw, pangipit, sisidla ng abo, at ang mga sisidla ng langis ay babalutin din ng telang asul at ng balat ng kambing kasama ang lahat ng kagamitan at saka ilalagay sa sisidlan. Ang altar na ginto ay tatakpan din ng asul na damit at babalutin ng balat ng kambing saka isusuot sa mga argolya ang mga pasanan nito. Ang iba pang kagamitan sa toldang tipanan ay babalutin ng telang asul saka tatakpan ng balat ng kambing at ilalagay sa sisidlan. Ang abo sa altar ay aalisin bago ito takpan ng damit na purpura. Pagkatapos, ipapatong dito ang mga kagamitan sa altar tulad ng kawali, panusok, pala, at palanggana. Tatakpan ito ng balat ng kambing, saka isusuot sa argolya ang mga pasanan nito. Pag ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan dito'y nabalot na ni Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito'y dadalhin ng mga anak ni Kohat. Ngunit huwag nilang sasalingin ang altar pagkat mamamatay ang sinumang humipo ng mga sagradong kagamitang ito. Ito nga ang mga pananagutan ng mga anak ni Kohat tuwing ililipat ang toldang tipanan. Si Eleazar na anak ni Aaron ang mangangalaga sa langis para sa ilawan, sa kamanyang, sa karaniwang handog na pagkain at sa langis na pantalaga. Siya rin ang mamamahala sa buong toldang tipanan at sa lahat ng kagamitan dito. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Huwag ninyong pababayaang mapahamak ang sambahayan ni Kohat sa paglapit nila sa mga sagradong kasangkapan para hindi sila mamatay. Ituturo sa kanila ni Aaron at ang mga anak nito kung ano ang dapat nilang dalhin at kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit huwag nilang sisilipin man lamang ang mga sagradong bagay pagkatiyak na mamamatay sila sa sandaling tingnan nila iyon." Tungkulin ng mga Levitang mula sa lahi ni Gerson. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Itala mo rin ang mga anak ni Gerson ayon sa kani-kanilang sambahayan. Ang itatala mo lamang ay ang lahat ng maaaring maglingkod sa toldang tipanan mula sa edad na 30 hanggang 50. Ito ang tungkuling ibibigay mo sa kanila. Dadalhin nila ang mga kayong asul at kayong habi sa balahibo ng kambing at mga mainam na balat na itinatakip sa toldang tipanan at ang tabing sa pintuan nito. Ang mga tali at kayong nakabakod sa patio sa paligid ng toldang tipanan at ng dambana, ang tabing sa pasukan ng patio
at ang lahat ng kagamitang kasama nito. Sila rin ang gaganap ng lahat ng gawain kaugnay ng mga bagay na ito. Ang lahat ng gagawin ng sambahayan ni Gerson ay pamamahalaan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ikaw ang magtatakda ng dapat nilang gawin. Ito nga ang magiging gawain ng mga anak ni Gerson sa pangangasiwa ni Itamar na anak ni Aaron. Tungkulin ang mga Levitang mula sa lahi ni Merari. Itala mo rin ang mga anak ni Merari ayon sa sambahayan nilang kinabibilangan, mula sa 30 hanggang 50 taon, lahat ng makapaglilingkod sa toldang tipanan. Ito naman ang ipadadala sa kanila bilang paglilingkod nila sa toldang tipanan. Ang mga bastidor, mga pahalang at mga poste ng tolda, at ang mga patungan ng poste, ang mga poste ng tabing sa paligid ng patio, pati mga patungan niyon, mga tulos, mga tali, at ang lahat ng kagamitang kasama ng mga ito. Sasabihin mo sa kanila kung ano-ano ang kanilang dadalhin. Ito ang ipagagawa mo sa mga anak ni Merari sa pangangasiwa ni Itamar. Ang talaan ng mga Levita. Ang mga anak ni Kohat ay itinalanga ni na Moises at Aaron sa tulong ng mga lider ng Israel. Ang naitala nila na makapaglilingkod sa toldang tipanan mula sa 30 hanggang 50 taon ayon sa kanika nilang sambahayan ay umabot sa 2,750. Ito ang bilang ng mga anak ni Kohat na naitala ni na Moises at Aaron bilang pag-alinsunod sa utos ni Yahweh, at ang mga ito ay kinatulong sa paglilingkod sa toldang tipanan. Ang bilang ng mga anak ni Gerson ayon sa kanilang sambahayan mula sa 30 taon hanggang 50, sa makatuwid ay ang lahat ng maaaring makatulong sa mga gawain sa toldang tipanan ay 2,630. Ito ang bilang ng mga anak ni Gerson na naitala ni na Moises at Aaron bilang pag-alinsunod sa utos ni Yahweh. Ang mga ito ay kinatulong sa paglilingkod sa toldang tipanan. Ang bilang naman ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang sambahayan mula sa 30 taon hanggang 50, sa makatuwid ay iyong maaaring makatulong sa gawain sa toldang tipanan ay 3,200. Ito ang bilang ng mga anak ni Merari na naitala ni na Moises at Aaron ayon sa kanika nilang sambahayan bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Itinalangan ni na Moises at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng Israel ang lahat ng Levitang makakatulong sa mga gawain sa toldang tipanan. Sa makatuwid ay may edad na 30 hanggang 50 taon. Lahat-lahat, ang bilang nila ay umabot sa 8,580. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos ni Yahweh at sila'y itinalaga niya sa kanika nilang gawain.